What's up mga lods, mga master? Nakita na naman din tayo. So for today's video po, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking ginawang adjustment dun sa aking binturi. Bale, yun na, yun yung aking bagong gawa na binturi. So from the past video, yung ang pamagat ay simple DIY ay binturi. So nagkaroon po ako dun ng adjustment, kaya mas ginawa ko siyang simple tapos mas effective. So tara, wala na masyadong intro, simulan na natin. Let's go. Ayan mga lods, yung ginawa kong design. So ayan yung agos, kitang-kita nyo naman, malakas. Ayan yung aking mga isda. So tara, diretso na tayo dun sa aking binturi. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kukunin ko muna mga lods. Patayin ko muna yung reply. Mapapansin nyo, nakalutang. So may ginamit akong styro. Ayan, ito na mga lods, yung aking ginawang bagong binturi design. So ito yung pump na A4000 ng Aqua Speed. Tapos yung yung mga tubo kinunik ko directly sa pump. So, ito ipapakita ko sa inyo yung loob. Para dun din sa mga hindi pa nakakakita kung yung mechanism dito sa part dito. So, ayan, ito rin pala, hindi ko nababanggit sa inyo yung styro. So, nilagay ko siya sa styro para lumulutang siya. Ayan. Ito na mga lods. Dinikit ko lang yung dito, yung aking water pump dito sa styro. Ayan. So, ito yung nagsisilbing palutang yung ating styro. Tapos, ito yung ating pump at siyempre ito yung ating tag dito, mga hose. So, ito ganito lang yan. Kalasin ko. Yan. Bali, ito pa rin yung yung same parts pa din nung sa una kong video. So, ang ginawa ko lang, itong maliit na pipe, yung 1/2 size ay dinirect ko lang dito sa ating sa ating pump. So isang dangka lang yan. Tapos ito yung dulo niya, yung may pinaliit natin yung dulo para magkaroon ng mas malakas na pressure. Tapos kinabit lang natin siya dito. Yan. So ito yung gamit natin na 3/4 size. Tapos yung ating T. Hugasan ko lang sandi. Yan. So, iyan lang yung parts niyan, mga lods. Bali, lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Siyempre, yung ating pump, tapos yung ating styro. So, paano ba yan? Ito, kinunik ko lang siya rito sa isa nating pipe. Yan. Yan. So, hanggang diyan siya. Tapos, ito, kinunik natin dito. Oops. Ayun mga lods, mga hanggang dito lang yan. Yan, hanggang dito. Tapos, dito na yung buga ng tubig. Tapos, ito yung pinaghihigupan ng hangin. So, yan. Ganyan lang yan kasimple. Oh. Diba? Tapos, direct na siya dito sa sa ating water pump. So, kagandahan nito lods, direct na siya sa ating water pump. Siyempre, yung pressure ng ating water pump is mamamaximize natin.
Kasi nung nakaraan, yung dati kong ginawa is mahaba, malayo sa ano, ito malayo sa pump. Ya siguro ano mga isang di pa pa yun mahigit, kaya napansin ko mahina yung pressure. So nung ginawa ko to, nung pinalitan ko, napansin ko na mas malakas na yung pressure niya. So ayan lang mga lods, napakasimple niyan. Tapos kinunin ko lang dito sa ating ano, styro. Nakakita lang ako ng scrap na styro. Nagkaroon kasi ako ng idea kasi may ano na to eh, may butas na talaga. So nagkaroon ako ng idea, why not ilagay ko kaya yan dito. Ayan. Tapos nilalagyan ko lang ng lock para syempre hindi malaglag. Ayan. Diba? So ganyan lang kasimple. Ito naman yung pinaghihigupan ng tubig. Nakalubog naman siya. Kaya ano, walang problema yan. Diba? So tara, balik tayo sa pond. Paganahin ulit natin. Ito na siya mga lods. Pag nasa tubig. So nakalutang lang siya. Ayan. Tingnan nyo. Siyempre, wala na akong ibang nilagay dito kasi ano naman to eh. Siyempre, pag pinaandar natin to, ano, bubuga ang pressure dito pag ganun. So, ito, itutulak, itong styro na to, itong katawan niya, itutulak niya na yan sa side. For example, nakaganon. Once na bumuga yan dito ng tubig, so ito, mapupush niya dito sa side. So, nakadikit yan sa wall. Kaya hindi na siya iikot-ikot. Naka ano na yan dito. Yung ito yung nakaharang. So flat naman tong ito. Flat naman to. Kaya ano, sasanda lang yan dito once na magkaroon na ng pressure dun. So tara, pakita ko sa inyo. Isasaksak na natin to doon. Saksak lang natin mga lods. Ready? 1, 2, 3. Yan. Kita nyo mga lads. So, pag nag-push dito yung tubig, syempre ito, mapupush na ito dito sa side. So, hindi na iniikot. Kaya steady na yan. Tapos, ang kagandahan nito, yun nga, mas malakas ang pressure. Kasi direct na to sa ating water pump eh. Ayan o. Lakas ang tubig niya no. Malod. So, yan. Yan ang aking naging adjustment dun sa previous na ano natin, ginawang bintur. So, para install na ulit natin, ibalik na natin sa pan. Ayan, itutulak na lang naman natin to papunta rin sa kabilang dulo. Dun sa kabilang side. Oops, nalaban. 1, 2, 3. Oops, sakto-sakto. Ayan. Nandun lang siya sa kabilang side na yan. So, okay ba yan mga lods? Malakas ang pressure niyan. Direct na yan sa ating ano eh, sa ating water pump. So, yan. By the way mga lods, ayun yung aking mga isda na ngayon. 3 months na sila. Mayroon na dyan mga 4 na daliri na ang size. So, gagawa na lang ako ng video, separate video para sa update ng aking mga tilapia for the 3rd month. So, after this upload, yon i-ano ko na rin. Gagawa na rin ako ng video para sa update. So, yun lang mga master. I hope may natutunan kayo. I hope may natutunan kayo dyan sa aking ginawa. So, yan na ang pinakasimple kong naisip talaga.
Pero kung meron pa kayong mga naiisip na maganda, paki-share nyo naman sa akin. O baka may mga nakikita kayong mga video na ano, magagandang design. So, pwede nyo pong i-share sa akin yun para at least magamit din natin. Yun lang mga lods, mga master. Wala na tayo, hindi na natin papahabain itong video. So, yun. I hope may natutunan talaga kayo sa ginawa kong video. So, see you for the next update ng aking mga tilapia. Goodbye. Thank you.